Ngayon naman, mag-grow tayo ng grass pets. I love mango. For today's vlog, meron tayong bagong itatry. At dahil kompleto na nga ang grass-fed family, sisimulan naman natin ang grass pets. At hindi lang isa, kung hindi tatlo ang ating alaga. Meron tayo ditong daga, manok, at pusa. Actually, iba yung nakasulat dyan, tinakpan ko na lang kasi medyo SPG. Ngayon na nga natin i-open itong pusa. Bale, ito yung itsura niya, tapos ito naman yung loob. Grabe no, super cute. Tuwang-tuwa talaga ako nung nakita ko to kasi panigurado magugustuhan to ng twins. Tinanggal ko muna itong rubber band, tapos ito nga pala yung kanyang plate. Tapos ito naman yung mismong pusa. At grabe yung kanyang face, super cute talaga. And meron din siya dyang tail. So bali itong pusang to, nakahiga siya. At super ganda din talaga ng kanyang color. At yung details niya talagang pack na pack. At relax talaga siya dyan. Next naman is itong daga. Actually, beaver to, kaso hindi ko alam kung ano ba yun sa Tagalog. Eh, mukha naman siyang daga, kaya gawin na lang natin siyang daga. So bali, ito yung itsura niya sa loob. Nandyan nga yung mahaba niyang nose. Tapos, sinanggal ko muna yung rubber band para makuha natin yung plate. And then, ito naman yung mismong daga natin. Diba? Super cute. Kung sa atin nga, ang tawag dito ay si Mabait. Meron din siyang paa at kamay dito sa ilalim. At naandyan nga ang kanyang ngipin. At super cute din niya pag nakalagay na siya dito sa kanyang plate. At ang laki nga ng kanyang tail. Next naman na i-open natin is itong manok. O, diba? Pwede nang panabong yan. Meron nga tayo ditong manok na pula. At buksan naman natin itong kanyang box. At super ganda din ito kasi super ganda ng details. Ang galing no, napaka-artistic talaga ng mga gumagawa nito. Tinanggal ko muna yung rubber band, tapos ganito din yung kanyang plate. Bali, same lang silang tatlo. At ito na nga yung ating mismong chicken. Parang siya yung nasa Andox. Ang ganda-ganda ng kanyang kulay, tapos meron din siya ditong pakpak at buntot. Excited na talaga akong makita kung paano ba tutubo yung grass sa kanila. Pero bago yan, ilagay muna natin sila dito sa plate. Diba, lahat silang tatlo ang gaganda nila. At ready na nga ang ating grass pets. Suggest naman kayo ng magandang names para sa kanilang tatlo. At ang mga mapipili natin ay magkakaroon ulit ng twin baby grass heads. Huwag din kalimutan mag-share. Napawaw itong si Charlie nung nakita niya. At dito na nagkagulo ang lahat. Nag-aagawan sila kung ano ba yung aalagaan nila. Pero sabi ko, share sila dito sa tatlo. Happy food! It's a cat! This is pusa, it's a cat. Naloka ako kasi ginawa ko pang daga yung isa pero alam pala nilang beaver. Manok, it's a chicken. It's a beaver. Quack, quack. Nakakatuwa din kasi tandaan nila sa Filipino. I love manok. Let's cook it. Let's make a fly chicken. Let's make it pusa. Kumuha na nga ako ng water bago pa maging fried chicken to. Yun nga lang, pinapainom ni Charlie ng tubig. Pero sabi ko, kailangan nandun sila sa plate. Akala nila talagang laruan lang. Tapos inexplain ko nga na para silang yung grass heads. Pero syempre, this time, grass pet. Nilagyan na namin lahat ng water yung plate. Tapos winater din sila ng twins. At dito na naman nga, tagagawa na naman ang dalawang to. Nahilo na lang talaga silang tatlo. Busa sa paper! Minake sure muna namin na basa silang lahat. Para syempre, siguradong tutubo ang kanilang grass. Nakailang buhos din kami dito ng water. At perfect na nga kasi silang tatlo lahat ay mabigat na. At excited na din ng twins na mag-grow. O diba, mukhang mas natutuwa talaga sila sa mga grass pets. Siguro medyo na bored na sila sa mga grass heads. Yun nga lang, madadagdagan na naman ang aming alaga. Natingin nyo, alin dito sa tatlo ang unang magkakaroon ng hair? At sino sa kanilang tatlo ang magkakaroon ng pinakamahabang hair? Syempre, aabangan natin yan sa mga susunod na araw. And abang-abang na lang kayo sa updates para sa ating grass pets. For now, ito muna ang kanilang day 1.